Naglalakad noon si Poldo sa isang daan na tumutumbok sa talipapang nasasakupan ng purok na kanyang tinitirhan. Paminsan-minsan niya pang hinihimas ang mutya o anting-anting na nakalagay sa kanyang tagiliran na naiipit ng garter ng suot niyang salawal. Sa mga ganoong pagkakataon ay taas na o siyang naglalakad at puno ng kumpiyansang kinakawayan ang lahat ng kababaihang bumabati sa kanya. Kakaiba ang karisma ni Poldo pagdating sa mga babae. Iyon ay dahil sa mutya ng langkang kanyang tangan-tangan. Ilang babae na nga ba ang pinaglaruan niya? Lagpas 20 na siguro. At hindi pa kabilang doon ang ibang mga kababaihang naninirahan sa labas ng purok na kanyang tinitirhan. Mabuting binata naman si Poldo. Walang kahilig-hilig sa babae. Subalit nang lokohin siya ng kanyang dating kasintahang si Amanda na nakipagtanan sa matalik nitong kaibigang si Marcos, ay doon na nag-iba ang tingin niya sa mga babae. Sa paningin niya ay hindi niya nakayang magmahal muli. Na kapag nagmahal siya ay siya rin naman ang iiyak sa bandang huli at masasaktan. Hanggang mapasa kanya nga ang mutya ng langkang tinatangan niya ngayon. Nakuha niya yun noong naggagayat siya ng hilaw na langka para ibenta sa talipapa na siyang iginugulay ng mga bumibili. Habang naggagayat siya ng nasabing prutas, ay may natamaan siyang matigas na bagay. Sa isip-isip niya, ay bakit naman ganoon katigas ang butong yun? Sa pagkakaalam niya kasi, ay malambot lang ang buto ng langka kapag hilaw pa yun. Iba rin ang itsura ng butong yun na para bang kumikislap ng husto kapag natatamaan ng liwanag. Kaya't ang ginawa niya ay ibinalot niya na lang sa panyo ang butong yun na siya naman lagi niyang dinadala sa kanyang bulsa o di naman kaya'y iniipit sa garter ng kanyang salawal. Mula nga noon ay nagbago ang takbo ng buhay ni Poldo. Naging lapitin na siya ng mga babae. Noong una ay siya na ang umiiwas dahil nga sariwa pa rin ang sakit na dulot ng panloloko sa kanya ng dati niyang kasintahan. Pero sa paglipas ng panahon ay sinubukan niyang sumabay sa agos. Pinatulan niya ang sinumang babaeng matipuhan niya na nagkakagusto sa kanya. Humantong pa nga na kahit hindi niya tipo ay pinapatulan pa rin niya. Dalaga, biyuda, may nobyo, may asawa, pati na rin ang mga lola na may asim pa. Sa kanyang paglalakad ay nilapitan siya ng isa sa mga kaibigan niyang si Jerome. Paring Poldo, alam mo bang may bagong lipat na tindera roon sa talipapa? Ayon sa balita, ay biyuda na raw yun. Walang anak at napakaganda. Nakangising pagbabalita ni Jerome. Pasan-pasa ng isang sakong sibuyas. Totoo ba yung sinasabi mo, paring Jerome? Nakangiting tanong ni Poldo sa kaibigan. Mababaka sa mukha nito ang matinding tuwa at pananabik. Oo, totoo ang sinasabi ko. Pero kung ako sa'yo, paring Poldo, huwag mo nang tangkainyariin ang babaeng yun. Ang balibalita pa kasi, aswang daw ang babaeng yun. Iyon ang huling sinabi ni Jerome bago mabilis na naglakad patungo sa direksyong tumutumbok sa talipapa. Dahil naman sa nabalitaan ay mas lalo pang binilisan ni Poldo ang paglalakad patungong talipapa. Hindi niya na pinapansin ang ilang mga kababaihang kumakaway sa kanya at bumabati. Karamihan kasi sa mga yon ay natikman niya na. Abala ang kanyang mga mata sa paghanap sa biyudang ibinida sa kanya ng kaibigang si Jerome kanina. Ilang sandali pa ay natagpuan ng kanyang mga mata ang hinahanap. Sa isang bahagi ng talipapa ay naroon ang babaeng nagtitinda ng karne ng baboy. Agad niya yung nilapitan at tinanong kung magkano ba ang kilo ng karne ng baboy. Pero sa halip na sabihin ng babae ang presyo noon, ay sinabi nitong bibigyan na lang daw siya
Makikita sa mukha ng babaeng yun ang pamumungay ng mga mata na halatang nahuhumaling na sa kanya kahit noon lang naman sila nagkita. Pwede bang ihatid mo na lang yan sa bahay mamayang gabi? Sambit ni Poldo, sabay hawak sa kamay ng byuda. Itinuro niya rin dito ang lokasyon kung saan siya nakatira. Kakikitaan naman ang pagkakilig at pagkatuwa ang babae dahil sa ginawang iyon ni Poldo. Nang kinagabihan nga ay dumating ang babae sa bahay ni Poldo. Pagpasok noon sa bahay niya ay inilapag nito ang dalang mga karne sa lamesa. Lumapit ka agad yun kay Poldo at hinalikan. Sabik naman si Poldo sa mga oras na yun. Subalit nang maglapat na ang mga labi nila, ay naamoy at nalasahan ni Poldo ang laway ng babae. Napakalansa at ang baho. Dahil doon ay marahan niyang itinulak ang babae. Pero naging marahas ang byuda. Itinulak rin siya nito ng napakalakas. Laking pagtataka ni Poldo dahil kababaing tao ng byuda ay napakalakas nito. Lalo na nang kinubabawan siya nito. Siniil siya ng halik ng byuda ngunit wala siyang magawa dahil mas malakas iyon sa kanya. Halos masuka siya dahil napakabaho ng bunganga noon. Tapos ay napakahaba rin ng dila na sumusundot-sundot sa kanyang lalamunan. Nararamdaman din niya ang pagkapit ng byuda sa kanyang damit at pilit siyang hinuhubaran. Nararamdaman niyang parang may tumutusok sa kanyang balat kung nasaan ang mga kamay noon. Nang pilit niyang sulyapan ang mga kamay ng byuda, ay kitang-kita niyang may mga balahibo na yon at matutulis na kuko. Sadyang tinanggap na lang ni Poldo ang kanyang kapalaran ng mga oras na yon. Nagdesisyon na siyang huwag pumalag at magpaubaya na lang sa nais mangyari ng byuda. Nang biglang may humampas ng bato sa ulo ng aswang, bagsak sa sahig ang byuda. Amanda, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sumama ka na kay... Hindi na ituloy ni Poldo ang pagtatanong. Tumakbo ka na at humingi ng tulong. Sambit ng dating kasintahan. Walang pagdadalawang isip na tumakbo papalabas ng bahay si Poldo para makahingi ng tulong. Sa totoo niya ay wala na siyang pakialam kay Amanda. Matagal nang pumanaw ang pag-ibig sa kanyang sistema. Nakahingi nga ng tulong si Poldo sa mga residente ng pook na yon. Pinagtulungan ng mga residenteng patayin gamit ang mga itak at kutsilyo ang byudang aswang. Inilabas ang bangkay ng aswang kasabay ang katawan ng kanyang dating kasintahan. Nawakwak na ang leeg at butas ng tiyan. Bagamat wala na siyang pag-ibig para sa dating kasintahan, ay ikinalungkot niya ang nangyari. Doon na rin siya nagdesisyong itapon ang mutyang tanga niya na nagbibigay sa kanya ng kakaibang karisma para makapangakit ng mga kababaihan. Ang mutyang ninanais mapa sa kamay ng kahit sinong lalaki na kung tawagin ay mutya ng langka.